So hello guys, welcome back to my channel. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa pirma. Siyempre, kaakibat ng katotohan mo o yung karunungan mo sa pagpirma, siyempre yung pag-asenso, pag-unlad. Kasi kung hindi ka marunong pumirma, baka wala kang chance na umasenso o umunlad o magnegosyo. Pero bago ko ituloy yung topic natin at ipaliwanag kung ano yung kahalagahan talaga ng pirma sa pag-unlad mo bilang tao, siyempre panoorin mo muna yung intro. So okay, balik tayo sa ating topic. Pagpasensyahan nyo na, hindi kasi scripted yung vlog na to. Well anyway, sa topic natin na pirma, alam nyo ba na kapag ang pirma ninyo paiba-iba o pabago-bago, mababa ang chance mo na umunlad o umasenso. Meron kasi sa mga kababayan natin na talagang hindi marunong pumirma. Yung iba naman, pinagsasawalang bahala lang yung pagpirma. Kasi di naman nila iniisip na kailangan-kailangan pala ang tao ay iisa lang ang pirma. Well, dapat kung ikaw hindi marunong pumirma, mag-practice-practice ka na para magkaroon ka ng diskarte sa pagpirma. Sa totoo lang, yung pagpirma naman, di naman kailangan ng talagang malupit na pagod. Yan naman pagka nakasanayan mo na yung kung ano yung pinipirma mo palagi. Yun at yun na lang yun. Hindi na yun magbabago. So ano ba yung kahalagahan yan? Bakit ba yan mahalaga? Bakit nasabing susi sa pag-asenso, susi sa pag-unlad, o baka nga sa pagyaman pa? Kasi alam mo, kung ikaw isang negosyante, o sabihin, umpisa natin sa pagiging trabahador. Kung ikaw ay nagtatrabaho, syempre, hindi naman natin maiiwasan minsan. Nangangailangan ka, mangungutang ka ng pera, ayan ka na naman, sa lending, mangungutang ka. Kailangan mong pumirma. So, kung yung estilo mo ng pagpirma ay paiba-iba, baka nung kumuha ka ng SSS mo, at saka ng voter's ID, or wala na pala yung voter's ID ngayon eh. Hindi na sila nag-i-issue. SSS or let's say driver's license, ay meron kang magkaibang pirma sa identification card mo. So sa paglo-loan mo pa lang, kung sila ay medyo mahigpit, hiningan ka ng dalawang klase ng ID na may magkaibang pirma, tapos papipirmahin ka sa papel. Yung dalawang pirma mo sa dalawang ID ay iba pa dun sa papel na pinirmahan mo, mare-reject yung application mo para makapag-loan. So kung ikaw naman negosyante, so negosyante ka na nga, eto na nga tayo sa topic na to. Sabihin natin na ikaw yung isa sa pinakamaliit na negosyante, so ano ba yung mga pwede nating ipakitang example? Let's say magpi-fishball ka. Nagtitinda ka ng fishball. Nagpapadyak ka. Meron kang parang style cart na may tinda kang fishball. Hindi ko minamaliit 'yon ah, pero 'yan yung isa sa maliit na pwede mong umpisahan. Street food vendor. So yung fishball vendor na nga, yung tusok-tusok. Siyempre, ano ka ba? Hindi ka ba naghahangad na lumago? Alam mo, yung fishball, sa totoo lang, kahit ganyan-ganyan yan, nanggaling ako dyan. Pinagsimulan ko yan. At kung halimbawa na ikaw umasenso sa pagtitinda ng fishball, nagkaroon ka ng maraming cart, nagkaroon ka ng maraming magtitinda, at lahat sila nakasentro sa'yo, ikaw yung big boss, ikaw yung supplier, makakaipon ka ng pera. Ngayon, kung nakaipon ka ng pera, alangan naman yung pera mo, itago mo lang sa baul. Siyempre, dyan ang mag-uumpisang magamit mo yung iyong pambansang pirma. Halimbawa, mag-open account ka. So sa bangko, hihingan ka ng dalawang valid ID. At pagkatapos,
papipirmahin ka. Yung tatlong pirma na kung tawagin nila ay signature specimen. So kung ang pirma mo sa dalawang valid ID mo ay magkaiba, mahirapan ka. Pagkatapos sa signature specimen pa na hiningi sa'yo, yung sulat na tatlong pirma ay magkakaiba pa rin o halos hindi magkakatulad, busted ka na agad sa bangko. Hindi ka makakapag-open account. So, hihingan ka pa nila ng iba pang ID. Tandaan mo ha, ang mga valid ID na hinihingi dyan is number one na yung driver's license, passport, at kung ano-ano pa. Basta government na ID. Ang alam ko, PhilHealth, supporting ID lang yan. Postal ID, alam ko valid ID na yan, yung mga bagong labas ngayon. Pero syempre kailangan ang pirma mo iisa. Kung hindi ka nga sanay pumirma, paano ka makakapag-open ng account mo sa bangko? Saan mo ngayon dadalhin yung pera mo? Paano ka makakapag-ipon na maayos? Lalagay mo sa aparador, aanayin yan. Lalagay mo sa kung saan-saan, dadagain yan. So kailangan magbangko ka at kailangan mo matutong pumirma. Kung hindi ka naman negosyante, kung hindi ka naman nagtatrabaho, dakilang tambay ka, hindi ka marunong pumirma, tapos naisipan mo ngayon tumaya ka sa loto, aba tumama ka naman sa loto. Million. Hindi 1 million yun ha. Malaking halaga yan. Million talaga. Million. Ngayon, napakahirap kunin ng panalo mo, hindi siya ganun kadali. Hindi ko pa na-experience yun, pero base sa pagre-research ko, mahirap talagang kunin. Palibasa nga kasi, malaking pera yan. So, sa pag-claim pa lang ng panalo mo sa loto, kailangan mo ng pirma, syempre. Ngayon, kung hindi ka marunong pumirma, paano mo makiklaim yung pera mo na napanalunan mo sa loto? So, dun pa lang, bagsak ka na pagdating sa pag-asenso. Hindi makukuha yung napanalunan mo. So, balik tayo sa pagiging negosyante. So, negosyante ka. Meron kang bank account na kasi marunong kang pumirma. So, syempre, may mga pagkakataon na sobrang dami mo ng pera, mag-i-invest ka ng pera sa kung saan-saan. Let's say, bibili ka ng lote. So, yan ay dadaan sa abogado. So, kailangan mo ng pirma. Pag ang pirma mo iba, baka sabihin, ibang tao yung pumirma, hindi ikaw. Kung nag-invest ka ng lote, pinirmahan mo, wala namang aagaw na ng lote mo, sa'yo na yan. Let's say, wala naghabol, sa'yo na talaga. Pero, pag biglang kinailangan mo yan, ipagbili, hihingin yung pirma mo. Na yung pirma mo, kailangan parehas dun sa dokumento na pinirmahan mo nung binili mo yung lote para maging valid. Anyway, magiging valid pa rin naman yan kung meron kang ID at doon sa ID mo, parehas ang pirma mo doon sa deed of sale para maibenta sa iba. Pero kung hindi ka nga marunong pumirma ng pare-parehas, so magkakaroon ka rin ng problema. Kaya, ang pirma talaga, napaka-importante. Yung iba nga sabi, hindi ko kailangan yung pirma-pirma na yan kasi marunong, may thumb mark naman . Pwede namang thumb mark na lang, valid na yan. Sa bangko, hindi na credit yung thumb mark na yan. Ewan ko lang kung yung mga disabled, kung paano sila nakikipag-transact sa bangko. Wala pa naman akong na-encounter. Pero palagay ko, siguro sa thumb mark, baka uubra. Pero bilang tayo, hindi naman tayo disabled, talagang hahanapan ka ng pirma. So kung hindi ka nga marunong pumirma at wala kang balak na matuto na pumirma, napakaliit ng tsansa mo para yumaman at umasenso. Alam nyo, sa totoo lang, meron akong ganitong naranasan. Umutang ako ng sasakyan. So, nag-loan ako. At kinailangan ko yung pirma. Yung pirma ko, di naman siya totally magkaiba.
Doon sa dalawang valid ID ko, yung pirma ko, yung isa mahaba yung guhit, yung isa maigsi yung guhit. Pero yung stroke, same lang. Akalain mo, nagkaroon pa ng... nagkaroon pa ng tawag dito, aberya. Dahil doon sa dalawang valid ID ko na magkaiba ang pirma. So, hiningan pa ako ng isa pang ID. Valid ID. So, nagkataon naman, naitabi ko yung lumang voter's ID ko. At yun yung naging dahilan para magkaroon ako ng dalawang ID na parehas ang pirma. So, kung tatlo yung ID ko, tas magkakaiba pa yung pirma, eh baka hindi ako nakaloan ng sasakyan. So, yun lang. At least, naipaliwanag ko sa inyo na kailangan nyo talaga ng isang valid na pirma. Isang klase ng pirma. Hindi pwede yung paiba-iba ng stroke, hindi pwede yung okay lang, lumiit, lumaki. Basta ang stroke, parehas. Walang kaso yan. Hindi pwedeng may idagdag ka, hindi pwedeng may ibawas ka. Ganyan ang kapangyarihan ng pirma. Identification mo yan bilang ikaw. At yan ay ginagamit talaga hanggang ngayon. Kahit sabihin mo, may national ID na walang pirma. Pero pagdating sa bangko, hindi yan pinapansin. Magki-claim ka nga ng pera sa mga let's say Cebuana, basta mga remittances, Palawan. Siyempre, kailangan mo talaga pumirma. So, yun. Sana may napulot kayong aral kahit na simpleng pirma lang yung content ko ngayon. Pero gusto ko magising yung iba dyan na ayaw pumirma, nahihiya, o kasi nga hindi marunong. Ini-encourage ko kayo na mag-aral, mag-practice pumirma para just in case, kahit tambay ka, baka one day makaisip ka na ayusin ang buhay mo, at least kahit papano, may chance ka na makapag-open sa bangko para makapag-ipon ng pera. So, yun lang. Hanggang dito lang tayo. At wala na ako masasabi tungkol sa pirma. Ito na lang ang hihilingin ko sa inyo. Siyempre, sana mag-subscribe ka kung bago ka pa lang dito sa ating channel. Hit the bell button and then select all para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. At siyempre, i-like mo na rin, i-share mo na rin yung video para marami pang makapanood ng video na to at maraming matutong pumirma para sa future nila. So hanggang dito na lang ang ating topic. Paalam!